Alright, so simulan na po natin yung ating orientation. So nandito po kayo ngayon sa isang napakagandang opportunity na pwedeng makapagpabago ng takbo ng buhay. Okay, so ito po yung orientation ng Tok Tok. Okay, so anyway, hanggang ngayon, ladies and gentlemen, alam ko na aware kayo na tayo nasa pandemic pa din. Tama ba? Aware ba kayo na sa pandemic pa din tayo ngayon? Yes, pandemic pa din po tayo ngayon. At aware na aware kayo dahil hanggang ngayon, okay, hindi pa talaga lumalabas yung totoong vaccine. Sino dito natatakot magpa-vaccine? Oh, di ba? Parang isa natakot doon. Ano? Anyway, sa mga nababalitaan kasi natin. But, well, yung iba naman, nakala nila wala na talagang COVID-19 pero andyan pa rin po yan. Tama? So, andyan pa rin yan. Hanggat hindi po tayo na-vaccine ang lahat, walang safe talaga. So, andyan pa rin yan. And, I think nasanay na tayo sa mag-iisang taon na po, di ba? Mag-iisang taon na meron na, okay? Na COVID-19 sa atin at nabubuhay tayo may COVID-19. At sa totoo lang, ladies and gentlemen, okay, anyway, nasa pandemic pa rin po tayo ngayon at alam naman natin na since pandemic, okay, kailangan po natin mag-ingat-ingat lalo na. Okay? Mag-ingat po tayo lagi. Social distancing lagi, okay? So, anyway, lahat po tayo affected dito. Lahat po tayo ay tinamaan kasi pandemic ito, buong mundo po, hindi lang po tayo. At nasanay na rin tayong kinukuhanan ng temperature, nasanay na rin po tayong naka-mask at saka naka-face shield, tama po ba? At minsan sinuswab test. So normal na yan sa atin. At sa totoo lang, marami po naapektuhan sa atin, marami pong nawalan ng trabaho, at marami po ang mawawalan pa ng trabaho. Kasi marami na po ang nagsarang companies, marami pa rin po ang nagbabadyang magsara pa rin. So marami pa rin talaga ang totally mawawala ng trabaho. Sa balita nga po, aabot pa ng mga 7 years daw po yung ganitong kalakaran, okay, or ganitong sitwasyon natin. But anyway, let's face the fact na talagang ito yung nasa atin ngayon, harapin natin at tanggapin natin mabuti. And we hope and we pray na talaga mag-survive tayo dito. But anyway, ito pong mga nangyari sa atin, hindi po biro talaga to kasi talagang buong mundo, economy ng mga bansa na apektuhan kasi mga negosyo nagsasara. Tama po ba? Yes. At isa po sa mga nakita natin na apektuhan dito greatly is yung mga kaibigan at kababayan natin, mga daily wage earner na tinatawag. Ito po yung mga araw-araw na kumikita na mamasada sa pamamagitan po ng pagtatrabaho nila araw-araw. So sila po yung mga unang humingi ng ayuda. And take note, 80% ng mga Pilipino humingi ng ayuda sa government. Dahil po sa nangyari ng lockdown dati. Sa nakakatakot talaga yung lockdown. Kasi maski lockdown, kakain ka pa din. So, kakailangan mo pa rin yung mabuhay. So, mag-survive. Tama po ba? Yes. So, madami na walang na trabaho. Marami pang mawawalan ng trabaho. In fact, sabi nga nila, 7 million to 10 million ang mawawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Sa Pilipinas alone. Tama? Eh, not to mention yung mga OFWs. Captain ng aeroplano, sabi niya, ladies and gentlemen, mga kababayan, welcome sa Philippine Area of Responsibility. Nako, yung mga tao masaya na yan. Okay, mag-aayos na yan. Magma-makeup na iba, magli-lipstick na yung iba. Tama? Well, ang nakakatuwa pa, pag-landing ng aeroplano. Pag-landing po ng aeroplano, mga kapatid, palakpakan pa yan. Tama? Yes, palakpakan pa yan. Nakakatuwang tingnan. Pero lately, may nabago. Ano po yung nabago? Ang nabago po, ladies and gentlemen, is this. Wala nang pumapalakpak. Announcement ang captain, wala nang masaya, malungkot lahat pagsakay pa lang ng eroplano. Bakit? Kasi alam nila wala na silang trabaho, wala silang babalikan. At alam nila yung dala nilang pasalubong, baka last na pasalubong na yan. Baka yung chocolate na binili nila, last na chocolate na yan. Tama hindi? Yes, at saka baka yung ipon nila, baka hindi ganun kalaki at hindi gaanong sapat para mabuhay sila. Lalo na ngayon, akala natin 3 months lang, 6 months lang ang COVID. Wala na, hindi. Eh, tingnan mo, isang taon na. Tama ba? Madami po naapektuhan, marami na wala ng trabaho, at marami negosyo ang nagsara at nalugi. Pero take note, may mga negosyo pong lumakas sa gitna ng pandemic. Take note ha, may mga negosyo lumakas sa gitna ng pandemic. Okay, so, now, anong mga negosyo to? Ito yung mga negosyo ng distribution ng pagkain. Yan po ang mga lumakas na negosyo. Yan po ang hindi nawala sa merkado. Ladies and gentlemen, ang ganda ng negosyo kung meron kang negosyong ganito. Tama? Nagdi-distribute ng mga pagkain. Food, kasi nga hindi mawawala iyan sa ating sistema. Kakain tayo. Maski na meron pong pandemic, maski naka-lockdown ka, kakain ka pa din. Kaya nga ito po yung mga pinilahan, ito po yung mga
tumaas yung stock exchange, yung stock ko, ano nila, no? Yung value nila, no? Kapatid, okay? Kapag binegosyo mo ganito, sigurado ko, okay? Nung panahon ng pandemic, busy-busy pa rin sila at talagang grabe pa rin yung lakas ng negosyo nila. Tama? Yes, at isa ka sa mga pumila dyan at nakaranas na kung saan halos wala ka nang mabili. Tama? So, minsan, kadalasan, ganyan po na nangyari. Pero ngayon, ano, pag magbabadya yung lockdown, pila ko yan. Dati naiinis ka kapag may pila, pero ngayon hindi ka na naiinis kasi sanay ka na. At may pasensyo. Mas tumaas po yung patience mo. Tama? Yes, umaba ang patience mo. Now, ano pa? Lahat po ng may kinalaman sa pagkain at kinalaman sa health. Ito po, ano? Lumakas po yan. Pagkain at health. So, lahat ng mga produkto na may kinalaman sa pagpapalakas ng immune system booster natin, yan po yung lumakas na negosyo. Tama? Yes. Ano man yan? Even nga po yung vitamin C na acidic o yung nakakahap din ng tiyan, eh talagang naubos pa din. Dahil po yan po yung uso talaga ngayon at lumakas na negosyo sa ngayon. Lalo na po yung mga nagdi-distribute ng mga to. Take note ha, yung mga nagdi-distribute ng mga produktong yan. Okay, mga gamot, mga food supplements. At take note, itong mga negosyo na to, malakas na dati to. Kasi bakit? Parang naisip nila na ilagay pati mga pagkain, personal care products, tama ba? Nandyan. May shampoo ang kailangan, nandyan din. May beauty products ang kailangan, nandyan din. Pagkain, meron din. Meron ng ice cream dyan at saka mga drinks, tama ba? Yes. So, lalo silang lumakas. At take note, pinipilahan din ang mga yan. Yes, yan po yung mga lumakas na negosyo. Pagkain at mga about sa health. Okay. Now, ano pa? Ito po. Ito pa ang lumakas na negosyo in spite of pandemic. Delivery service. Agree? Yes. Kung mapapansin niyo po yan, delivery service, mas lalong naging in-demand yan nung nag-pandemic. So, mas lalong naging in-demand talaga. In fact, sa mamaunlad na bansa na pinuntahan ko po, ano, ang delivery service, isa sa mga nakita kong patok na negosyo. Wala pang pandemic noon. Basta yung bansa maunlad, kailangan ng delivery service. Totoo, kasi bakit? Yung mga tao busy na. Kapag busy na yung tao, wala na siyang gumawa ng mga bagay-bagay na nakaugalian niyang gawin dati. Like pagluluto, pagpe-prepare. Ba, bibili na lang yan ng luto, ipapadeliver na lang yan. Tama ba? Yes, and I believe kayo rin na-experience yan. Lalo na yung mga nasa Makati, nasa BGC. So karamihan yan, di na nagbabaon yan. Magpapadeliver na lang yan. Tama? Yes. So, ladies and gentlemen, napaka-in-demand ng negosyo ito. As in-demand. Okay? Even sa Pilipinas, nakita natin yan. Before pandemic, in-demand na to. Lalo na ngayon nag-pandemic kasi lahat ng pagkain na sinabi ko, lahat ng mga gamot na sinabi ko, hindi yan na-abot sa mga client o customers kapag walang delivery service. Kaya lumakas yung dalawa na yon. Eh ito, mas lalo lumakas. Bakit? Kailangan talaga siya sa panahon ng pandemic. At maski hindi panahon ng pandemic, actually, hindi ito mawawala. I tell you, hindi ito mawawala. Ask me why. Why? Kasi ito po, malakas na. Pandemic. Hindi ito mawawala. Bakit? Nasanay na mga tao magpa-deliver. Nasanay na magpa-deliver mga tao. Lahat na lang, ultimo ulam, pinapa-deliver na. Tama? Ladies and gentlemen, kami nga naranasan namin mga occasions. Occasions, birthday, anniversaries. Ito pa malupit. Recently, yung Christmas at saka New Year. Christmas at saka New Year, anong ginawa ng misis ko? Nagpa-deliver na lang, hindi na nagluto. Hindi na nagpapagod, nagpakapagod. Nagpa-deliver na lang. Ang sarap pa, kumpleto ang timpla. Hindi katulad kapag minsan, di ba, nagluluto sa bahay, lutong bahay. Ang nangyayari po, wow, grabe, ang nangyayari, yun, walang sarado, hindi masarap. So, since hindi masarap, ayun na, wala na. Di ba? So, may nasasayang na pagkain din. Nasasayang din yung pagod, yung hirap. Kaya kung minsan, mas ma-enjoy mo yung pagkain kapag hindi ikaw yung nagluto. Kasi kung ikaw yung nagluto, kapatid, busog ka na. Hindi ka na makakain. Di ba? Sa kakatikim pa lang. Yun. So, ladies and gentlemen, hindi mawawala ang delivery service. Tama ba? Yes. Napakagandang negosyo ito. Ito po kasi ang dahilan. Kasi halos lahat, pinapa-deliver na. Basta pagkain, ipapa-deliver yan. Tama ba? Groceries. Okay, ito po, mga binibili sa palengke. Okay, ayan, mga pagkain sa restaurant na gustong kainan. Kasi sa totoo lang, ang pagkain sa restaurant ngayon, hindi na gaanong maganda experience. Dati ang ganda ng experience sa pagkain, pag kumakain ka sa labas, ngayon, mas masarap pa kumain sa bahay. Why? Kasi po,
pagkakain ka sa labas ngayon, paghihiwalayin pa kayo, social distancing. Di kayo sama-sama kakain, social distancing. Ang malupit pa, nung minsan kinaina namin ni Sir Ed Sombrero, okay, kasama niya misis niya, kasama ko misis ko, aba, magkasama kami sa bahay ng misis ko, pinaghiwalay pa kami, may tarapal pa. Grabe, no? But anyway, kailangan nila sumunod sa patakaran, social distancing, tama ba? Kaya mas masarap, mas maganda, ipa-deliver na lang. O, di ba? Yes. Kahit ano, pinapadeliver na, sa totoo lang. Mga sapatos, pinapadeliver na yan. Mga gadget ako, ipapadeliver na lang instead na bibili ka pa. Okay, tingnan mo lang yung specs at kung may comparison ka pa, makakapag-shop ka pa, hindi ka pa umalis sa bahay mo, tapos ipapadeliver na yan. Tama? Ano pa? Yung mga documents na kailangan mong idalhin o ipadala, nako, huwag na lang ikaw gumawa, ipagawa mo na lang sa iba, ipadeliver mo na lang yan. Ang malupit, ito, mga halaman. Mga plantitos and plantitas, nako, grabe, ang daming nahihilig sa halaman ngayon. Take note, ang mamahal pala ng mga yan. At pinapadeliver na rin yan, even mga halaman. Yung mga halaman dati na hindi napapansin. Yung mga halaman, hindi man lang madiligan, hindi man lang magambulan ng buhangin o kaya yung lupa. Pero ngayon, sagana sa gambol, sagana sa dilig. At ang malupit pa, umabot na sila sa kusina. Wala lang sila sa garden. Nasa kusina na mga halaman ngayon. No? Di ba? Ang daming tumatawa kasi nakaka-relate sila. Baka pati sa kusina, magkahalaman na. Tama, dahil in demand ngayon ang mga halaman. Okay, but anyway, ladies and gentlemen, kahit ano talaga pinapadeliver, kaya lumalakas ng lumalakas itong negosyong ito. Kasi ito po yung number one ngayon at ito ang kailangan natin ngayon at ito yung napapanahon. Agree? Yes, ladies and gentlemen, ito po yung negosyong ito ang napapanahon ngayon at mananatiling number one to, sa totoo lang. Kasi matapos man ang pandemic, andyan pa rin yan. Right? Yes. Now, magkano naman ang kinikita ng isang traditional delivery service? Yan ang kailangan nating alamin. Kung maganda pala ang negosyo na yan, aba, magandang pasukin yan. At kung magandang pasukin, naman kinikita ng mga yan? Di ba yung magandang tanong? Magkano kinikita ng traditional delivery service operator? Yun ang maganda. So magkano? Nako, maliit lang naman, mga 1.8 million lang naman per month. Wow! 1.8 million pesos per month, kapatid. Pwede na? Yes, ang gandang kitaan yan, di ba? Every month, milyonaryo ka. Anyway, yan po yung traditional. Kasi po, kinikita nila 20%. Take note ha, 20% po kasi yung kinikita nila. Okay? 20%. Now, tingnan mo, paano sila nag-come up ng 1.8 million? So, example na lang, meron sila 100 riders. Simulay natin yan ng 150, okay, per transaction. So, multiply natin yan, 20 deliveries per day. So, 20 deliveries per day po. Okay? Okay, so, every rider po yun. So, multiply ng 20%, magka-come up sila ng 60,000 pesos per day na kita. Ang traditional na operator. Kasi nga, 20% ang kita niya. Okay? 20%. Pwede na yan. Imagine mo, 60,000 times 30 days, 1.8 million pesos per month. Yan po ang pwedeng kitain ng traditional na delivery service operator. Na siya yung may-ari ng company. Siya yung may-ari, siya yung namuhunan, lahat-lahat. Okay? Yan po ang kinikita. Maganda ba? Yes. Sino may gusto niyan? Ay, siyempre, lahat tayo gusto natin yan. Pero, ito yung tanong. Okay? Bakit kung maganda yan, bakit ko konti gumagawa niyan? Bakit kung magandang negosyo na yan at malaking kitaan, bakit ko konti ang gumagawa niyan at nagtatayo niyan? Okay, ladies and gentlemen, ito po yung dahilan kung bakit ko konti ang nagtatayo nito. Okay? At karamihan, foreigner pa. Take note, karamihan, foreigner pa ang nagtatayo nito. Ito po yung dahilan. Unang-una, malaking capital na involved. Kailangan mo po ng at least 50 million sa software development. At least 15 million naman sa system maintenance. Okay? System maintenance, ladies and gentlemen, hindi naman kasi pwede yung system mo, ayun na yon, tapos na, hindi po. Meron po yan, kailangan i-approve, kailangan niyang i-upgrade, okay? Kailangan niya po yan. So, ladies and gentlemen, yearly po yan, 15 million at least. Kasi, tingnan mo, bumili ka ng cellphone ngayon, okay? Tatlo yung camera, okay? After a month, may lalabas apat ang camera, limang camera. Luma na yung cellphone mo. O, di na sa updated. So, dapat i-update po yan. Correct? Ayan. So, ganun po yung system. Ganun po ang system. Kailangan talaga siyang in-update, na-upgrade. So, may budget dapat yan. Ito pa malupit, yung opisina na i-rent mo. Not to mention, of course,
the people na i-hire mo, yung people, yung tao na magmamanage ng business mo. Tama? Yes, at siyempre, kailangan yan ang mga business permits. Ito po yung mga tinatawag nating operational expenses or OPEX. Yan po ang nagpapasara sa mga kumpanya minsan, yung OPEX or operational expenses. Kaya nga po, kukunti ang nagtatayo nito, okay, karamihan foreigner. Karamihan foreigner. Now, ito po, ano? Gusto mo bang magkaroon ng ganitong kagandang negosyo at ganyang kitaan pero wala kang milyon? Yun ang tanong, ano? Gusto mo pero wala kang milyon. Parang gusto mo magkaroon ng negosyo pero wala kang milyon. Ano yung gagawin mo? Okay, wait no more, ladies and gentlemen. May aarangkada pong isang kumpanya. Okay? May aarangkadang isang kumpanya na kung saan, eto na po, ano? Eto na, baka eto na, ano? Baka eto na yung inaantay mo, baka eto na yung hinahanap mo, baka eto na yung pagkakataon mo. Magkaroon ng sarili mong delivery service business. Ladies and gentlemen, instead of spending millions, now you can have your own delivery service business for only, not millions, ha? For only 288,888. All in na. Kaya matuwa ka na, magsaya ka na, ay all in na po yan. Lahat ng binanggit ko kanina, ayan na yan. Kasama na doon. Alright? So, ang saya, ang sarap. Alright, ladies and gentlemen, introducing Tok Tok. Okay? Bakit Tok Tok? Yan po yung pangalan ng company, pinangalan nila kasi may name recall na. Ang galing talaga ng mga may-ari nito, no? May name recall na. Galing po ito sa Thailand, ano? Yung kanyang pangalan. Hinahango po ito sa pangalan ng isang motor sa Thailand na pinampapasada. Tawag po doon Tok Tok. Okay? Kaya may name recall yung ginamit nila. Alright? So, anyway, ito po yung pinakabago. Ito po yung pinakauna online franchise operator delivery service. So again, hindi mo na kailangan ng milyon. Okay, hindi mo na kailangan ng milyon para magkaroon ka ng isang online franchise operator delivery service. Ito na po. Okay, ito na. Okay? So kinuha pa natin brand ambassador itong si Alden Richard and si Maine Mendoza. And of course, kilala nyo yan. Tama? Kung Pilipino ka, kilala mo sila. Pero pag di ka Pilipino, maaaring hindi mo sila kilala. Okay? So anyway, ladies and gentlemen, alamin naman natin kung sino ang nagtayo nito. Sino pong people behind this company? Walang iba kundi po si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, and si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po ang mga batang-batang negosyante na kung saan lahat po nung itayo nilang kumpanya, pumapatok. Okay? Kaya tok-tok, pumapatok. Grabe. Everything they touch, they turns into gold. Okay? So, para silang, meron silang Midas touch na tinatawag. Okay? So, sila po ay mga multi-awarded na mga negosyante, batang-batang negosyante, mga bilyonaryo. Okay? Multi-awarded po ay mga yan. Grabe, no? So, recently lang, na-feature po sila sa isang magazine. Okay? Ito po yung Stargate People Asia Magazine na kung saan, ito po yung title nila, Building an Empire. And hashtag, keep on helping. Kaya, kung kayo, no? Sa mga kaibigan natin diyan, sa mga member natin diyan, ako, palitan mo na yung ano, yung cover page ng yung Facebook, ilagay mo na to para at least makilala nila kung sino ka at kung ano yung negosyo at kung saan ka involved na mga negosyante. Okay? Tinatawag nga po silang business magnates. Okay? Sila po yung mga business magnates ngayon sa panahon natin. Grabe, yan po yung mga may-ari ng company. But anyway, paano ba naman umaandar ang Tok Tok? How does Tok Tok works? Paano ba siya magagamit? Okay, ito po yan. Ganito po kasi kung ikaw ay negosyante, meron kang online business, ba kailangan mo servisyo namin? Okay? Kailangan mo servisyo. May ipapadala ka ba? Kailangan mo servisyo namin. May gift ka ba? Ipapadala mo sa loved ones mo? Ako, kailangan mo ng servisyo namin. Ito po yan, okay? Kapag meron kang produkto, meron kang gift or anuman yan, pagkain man yan or dokumento man yan, kailangan mo ibigay sa yung kliyente o yung sa recipient mo o yung sa kaibigan mo, kakilala mo. Tama? So, ang kailangan mo lang, mag-book ka lang sa Tok Tok app, okay? May makakareceive yan na rider, at ang rider, i-confirm yan, pupuntahan ka ng rider at i-deliver na yung rider ang iyong ipapadala. Grabe! Ganun po siya kasimple. At kailangan natin ito ngayon kasi bakit? Sobrang busy na natin, sobrang dami na natin ginagawa, yung mga bagay na dapat natin gawin, ipapagawa na lang natin sa iba. Lalo na ngayon, magba-Valentine's Day, di ba? Magba-Valentine's. Nako! Ipa-deliver mo na yan. Hindi yung girlfriend mo, ha? Yung mga bulaklak na gusto mo ipadala sa girlfriend mo o nililigawan mo. Hindi pa po tayo pwede magdala ng tao, okay? Okay, so yung mga gamit lang muna.
Okay, so ang mission and vision po ng company is this, magbigay po ng high quality service, delivery service to be exact sa mga Pilipino. Okay, so kasi nakikita po ng company yung changing, nagbabago po yung pamumuhay na natin, tama ba? So, kaya nagtayo sila ng ganitong kumpanya. Ito po yung mission nila. Ang vision naman ay hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa pa, sa ibang lugar pa. Okay, so ladies and gentlemen, eto nga sabi ko kanina, instead of spending millions, instead of shedding out millions, 288,888 na lamang po ang online franchise po natin ng TokTok. Okay, so ito po ngayon yung offer natin. But wait, may nararamdaman ako. Wait, there's more, ladies and gentlemen. Hindi po 288,000, kundi po, eto na, nireduce na. 58,888 na lamang po siya. Okay, all-in na siya. At all-in na package na to, eto po yung inclusions. So, meron po kayong personal delivery link and referral code. Meron din kayong operators portal. Okay, online po ito kasi lahat. So, meron kayong portal, operators portal. At meron kayong full technical support and online franchise operator training. At ginagawa po yan every day, okay? Monday to Saturday. At meron po kayong customer assistance na pwedeng tawagan, okay? Monday to Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. Iyan po yung inclusions ng inyong package. So, wait, there's more. Naku, lumabas po ito. Hay, naku. Ladies and gentlemen, hindi po millions, hindi po 288,000, hindi po 58,000. Kailangan nyo lang po ngayon, promo po, 16,888, eh meron na po kayong TokTok. Yung TokTok na binanggit ko sa inyo kanina, yung inclusions, ito, nakumayan. Special holiday pa po tayo ngayon kasi malamig-lamig pa, nandiyan pa simoy ng hangin ng Pasko. Tama? At hindi lang yan, ladies and gentlemen, sa 16,888, okay, na package na binigay mo, okay, kasama pa rin po pala yung negosyong ito. At pwede ka pa rin palang kumita sa mga to, sa mga negosyo nila. Showmaking Express, Copper Mask, Boy Bondat, Mang Box, Ninja Ion, Potato King, Siopaw the King Noodle House, and Burger Factory. At iyan po yung mga endorsers natin or ambassadors natin. Brand ambassadors. Tama? Ladies and gentlemen, napakagandang package nito sa halagang 16,888 lamang. Okay? So, hindi lang siya tok-tok na delivery service, kundi meron pa pala siyang i-deliver. Oh, di ba? Pwede ka pa palang kumita dito. Ito po, pwede po kayong kumita dito. Yung mga frozen items natin, frozen products natin. Alright? So, ayan, napakagandang package niyan. So, ito pong 16,888 ay limited lamang po ito. Ano? Pwede po itong pumaas anytime at pwede itong mawala yung ibang mga inclusions ito anytime. Okay? One day, makikita nyo, tataas po ito at tok-tok na lamang siya at wala na po yung iba. Kaya habang meron pang kasama, i-grab nyo na po yung opportunity sa halagang 16,888 lamang po. Okay, now, sa package po na to, ano yung pwede mong magawa? Yung magandang question. Ano po? Ito po. Pwede po kayong kumita, okay, sa package na binili nyo po na tok-tok, pwede po kayong kumita ng 3%, 7%, and 80%. Take note, ha? Sa 16,888 mo, may tatlong paraan kang para kumita sa tok-tok lamang. Eh, what more dun sa iba pa? Okay, dun sa Showmaking Express natin, pwede pa rin po kayong kumita doon. Dito, us tayo dito sa tok-tok muna. Okay, anyway, pwede kayong kumita ng 3% sa pamamagitan ng pwede kang maging tok-tok online franchisee. Pangalawa, pwede kang kumita ng 7% as tok-tok operator. Pangatlo, pwede kang kumita as tok-tok rider, okay, ng 80%. So, 3%, 7%, or 80%. Mamili kayo dyan. Or, pwede yung gawin lahat yan. Ang maganda, pwede gawin lahat yan. Okay, isa-isahin po natin. Paano ka kikita ng 3%? Upon purchase po ng inyong tok-tok package, may ma-assign po na number sa inyo. Tawag dyan, ID number or franchise ID number. Pag na-encode na po kayo ng inyong sponsor, meron na po kayong online franchise ID number. Okay, sa online, no? At ang ID number po na to, pwede po yung numbers lang and combination of numbers and letters or alphanumeric na tinatawag. Pero yung iba, numbers lang. Yung iba, meron. Okay, so anyway, eto po, ano ang paraan para kumita ka? All you have to do is you post, we deliver, you earn. Anong ibig sabihin yan? Para kumita ka ng 3% lifetime, ang kailangan mo lang gawin pala is you post, we deliver, you earn. Magpo-post ka lang sa social media ng iyong alin. Personal delivery link. Okay. Or referral code. Okay? So, dalawang paraan. Para kumita ka ng 3% sa pamamagitan yung personal delivery link mo o yung referral code mo.
Paano po ginagawa ang personal delivery link? Ito po yan, para kumita ka ng 3%, sundan nyo lang po itong pattern na to. I-type nyo lang po, https, okay, colon, slash, toktok.ph/delivery/ yun pong ID number nyo. Alright? Yung ID number nyo. Okay? Try nyo rin po ito. Okay? Kung ito po yung under sa inyo, no? www.toktok.ph/delivery/ID number. Basta, yung ID number nyo dapat laging nasa huli. Okay? So, ilagay nyo lang po yung sa website natin, tapos slash delivery, tapos slash ID number. Yun na po. Paano malalaman kung tama yung ginawa mo? All you have to do is to click it. I-click mo po yan, i-copy mo, and then i-paste mo po siya sa iyong browser. And then, i-click mo po siya. Pagka-click mo yan, at nakita mo pangalan mo, kunyari, ganito, welcome to Rene Ison Delivery Link. O, tama yung ginawa mong delivery link. O, pero pag wala yung pangalan mo doon, baka may mali kang na gawa, baka wala yung ID number mo, ilagay mo lang. Okay, so, ayan. So, paano kakikita yan? Ako, pag kinlik yan ng mga kilala mo, kaibigan mo, pag binook nila yan, nag-book sila dyan, at nag-pa-deliver sila, congratulations, may 3% ka. Anytime, anywhere. Ano man ang ginagawa mo, may 3% ka. Pwede? Yes. So, paano naman sa referral code? Ganito. Kung may kakilala ka ng mga online sellers o onliners, may kakilala kang may negosyo, okay, may restaurant, kontakin mo na yan at sabihin mo ganito, hello friend, nako, gusto kitang tulungan sa negosyo mo. O, di ba? Ang ganda ng intro mo. Kumusta ka? Gusto kitang tulungan sa negosyo mo. May alam akong isa sa mga pinakamurang delivery service sa ngayon. Okay? Ito yung TokTok. I-download mo yung app nila. Pag-download mo ng app nila, okay, ilagay mo lang yung mobile number mo, ilagay mo lang yung name mo, first name mo, last name mo, tsaka email address. At don't forget, ilagay mo yung referral code kasi hindi aandar yan kung walang referral code. Paglagay ng referral code mo, wala. Ladies and gentlemen, every time gamitin po nila yung apps na yan at nagpa-deliver sila, saan ka man naroroon, tulog ka man, gising ka man, ano man ginagawa mo, naglalakad ka man, bumibiyahe ka man, kikita ka ng 3%. Alright? Kikita ka ng 3%. So, dalawang paraan para kumita ng 3%, delivery link and referral code. So, 3% is 3%. Sabi ng iba, napakaliit naman yan, 3% lang. Nako, kapatid, ang 3%, okay, maliliit, pero pag madami yan, malaking pera yan. At tulad po nito, pwede kang kumita ng 27,000 every month sa 3%, 3%, 3% lang. Sa paanong paraan? Kung continuously, meron kang 200 booking per day. Okay? Multiply ng 150, delivery fee, multiply ng 30 days, multiply ng 3%. Lalabas po dyan, 27,000. Now, sabi niyo ba, nako, sobrang laki naman yan. Baka naman di ba katotohanan yan. Di ba? Sige, okay? Patulan na natin. Kalahati na lang yan. O, kalahati na lang 27,000. Pwede na? Kaya ng anuhin ng isip mo? Part-time lang yan, ha? Pwede upang ginagawa yung mga dapat mong gawin. Tama? 3%, 3%, malaki pa rin yan. Kalahati na 27,000. O, sige, ganito na lang. Kalahati. O, one-fourth na lang ng 27,000, which is 6,750. Makakatulong ba sa pambayad ng kuryente mo? Pambayad ng tubig? Pambayad ng internet mo? Tama? Pambayad ng Netflix mo? Tama? Pagdagdag? Yes, pwede niya 6,750. Or kung masipag kang mag-share, pwede kang kumita ng 27,000. Alright? So, ayan po. Paano naman po ang maging TokTok franchise operator? Okay? So, paano po yan? So, again, you have to do is, you post, we deliver, you earn. But before that, kailangan nyo pong apply yan to. Di katulad nung isa, pagiging online franchisee, automatic na siya pag ikaw na-encode. Ito po, kailangan mo siyang apply yan. Mag-apply po kayo. Okay? Paano po mag-apply ng TokTok operator? Ito po. Pumunta lang po kayo sa ating website. Meron po tayong 6 easy steps para kumita ka ng 7%. Okay? So, ito po. Pumunta lang po kayo sa ating website and then i-click nyo lang po yung become a TokTok operator. Alright? So, pagka-click nyo yan, okay? Fill upan nyo lang po yung dapat fill upan. Alright? So, fill upan nyo po yung dapat fill upan. Pag natapos nyo pong fill upan yan, nako, andali lang po yan. Okay, mag-attend lang po kayo ng formal TokTok operator franchise training na ginagawa po yan at ginaganap every day, Monday to Saturday, 10 a.m. to 12 p.m., 1 p.m. to 3 p.m., at 4 p.m. to 6 p.m. Yan po, attendan mo lang po yan. Pagkatapos po nag-attend, congratulations, ma-approve na po kayo.
Pag na-approve na po kayo, paano kayo malalaman na ma-approve kayo? Okay? May mag-i-email po sa inyo. Si Tok-Tok mag-i-email po sa inyo. Alright? So, pag nag-email po si Tok-Tok sa inyo, doon nyo na ma-receive yung username nyo and password nyo. Pag na-receive nyo na yung username and password po ninyo, makapag-start na kayo mag-operate. Now, ang kailangan nyo gawin, dalawa. Okay? Mag-login kayo. Punta po kayo dito sa toktok.ph/operator. Landing page, ito po yung landing page natin. Okay? Landing page. So, ilagay nyo lang po dyan yung username at password or credentials ninyo, makapag-sign in na kayo. Congratulations. Okay? Dalawa na kailangan mong gawin. Kailangan mo na mag-recruit ng riders mo at meron po kayong 100 riders, di ba? Na pwedeng recruitin. And then mag-top upload na po kayo ng 5,000 pesos. Okay? Top upload. Paano mo mag-top upload? Punta lang po kayo sa transactions and then click nyo lang po yung top upload. I-direct na po kayo kung paano kayo magbayad dyan. So, pinakamabilis na paraan ng pagbabayad, credit card, debit card, GCash. Yan po yung pinakamabilis. Pinakamabilis. 24, within mga 20 minutes, andyan na. Kung gusto mo na 24 hours, pwede po, ano? Pwede ka mag-over the counter sa mga banko mo or over the counter ng mga non-banks. Pwede po yun. Basta, don't forget, lagay nyo lang po yung mga dapat yung bayaran, lalo na yung mga gateway fee na tinatawag nila. Okay, so, kapag ikaw ay nakapag-top up na, congratulations, pwede ka na mag-load sa iyong mga riders. Kasi si rider mo, hindi po yan makakabiyahe kung wala siyang load. Take note ha, hindi makakabiyahe po si rider mo kung wala siyang load sa kanyang load wallet. So, iba po itong load sa cellphone, ha? Ito po load sa pagbibiyahe niya na manggagaling po sa iyo as operator. Alright, so, ladies and gentlemen, kapag yan na may load na, makakabiyahe na siya. Kikita na siya. Okay? So anyway, ladies and gentlemen, magkano ba ang kinikita ng isang operator? Ito po, ang computation niyan. 7% po. Ito po yung income formula ng 7%. So, di ba, nagpa-load kayo ng 5,000 pesos? Okay? Para po makuha nyo yung income, ganito po yan. I-divide po yan ng 20%. I-multiply ng 7%. Ayan po ang inyong load wallet. So, ibig sabihin, kapatid, okay, yung 5,000 mo, dinagdagan ng 1,750, okay, kaya naging total niya 6,750. Yan po yung pinaka-formula niya. Ibig sabihin, advance ng binigay yung 7% mo. Matuwa ka kasi advance ng binigay. Okay? Para maging pera yan, kailangan mo lang i-load yan sa yung mga riders. Okay? Para maging cash siya ulit. I-load mo lang yan sa kanila. Okay? So, yun po. Ganyan po umaandar, okay, yung ating kitaan sa pagiging operator. Okay, now, pagiging operator po, ito po, no? Meron po kayong maximum na 100 riders. Maximum, 100 riders. Okay, ang kontrata nyo po bilang operator, since in-apply nyo to, eh, renewable siya annually. Okay, so yearly, i-renew mo po siya. Okay, so, pero ngayon, wave pa yung renewal natin, wave pa siya. Okay, next year ka na mag-renew. Ano? So anyway, 3% additional po, okay, na income. Maliban sa 7% na didiscuss ko, may 3% pa kayo na pwede nyo pagkakitaan din, okay, sa pamamagitan ng delivery service nyo o delivery link nyo, okay, or referral code nyo. Okay, so temporary po ngayon, eh, major cities of Luzon po tayo muna. Okay, and soon, nationwide. And meron po tayong, as operator, meron po tayong operator monthly royalty fee na 5%. Kaya lang, ang good news niyan, we need po yan hanggang June 30, 2021. Ibig sabihin, sa July 2021 pa tayo, magbabayad ng royalty fee. Alright? So, 5% lamang po ng total income mo in a month. Ibig sabihin, kung kumita ka ng 10,000, okay, ang royalty fee mo is 500 lamang. Napakaliit yan. Alright? So, ganun po siya maanda. Now, paano naman maging Tok-Tok rider? Okay? Pagiging Tok-Tok rider po, napakasimple lang. Kailangan lang ibigay sa'yo ng operator yung rider's application link. So, yung rider's application link, manggagaling po yan sa operator. Okay? Kapag yan, kinlink ni rider yung rider's application link, papasok na siya dun sa form. Okay? So, pipilapan niya yung form. Pero saan ba makikita ang rider's application link? Okay? As operator, makikita mo ito sa dashboard mo. I-click mo lang yon, and then, click mo lang yung rider's application link. I-click mo lang po yung copy. Okay? And then, yun po yung i-share mo, i-paste mo dun sa, i-chat mo dun sa prospect mo na rider. Okay? So, pagka-click nila yan, papasok po sila dito sa registration form na sinasabi ko. Importante po na kailangan nila is
professional driver's license. Dapat professional po na driver's license ang lisensya ni rider. And then, yung ORCR po ng kanyang sasakyan o yung motor niya, eh dapat nakapangalan sa kanya. Okay? Okay, nakapangalan sa kanya. Pag hindi naman, nabili lang niya yan, eh yung deed of sale pwede na. Pero dapat notarize po yung deed of sale. Or, eto po, kung hindi yan sa kanya, okay, kailangan niya po ng authority, authorization letter from the owner of the motorcycle. Para pag nag-checkpoint, hindi po yan masasabing car na kasi pinahiram po sa iyo o sa kaya rider. Okay? And then kailangan po ng latest NBI clearance. Importante po yung NBI clearance para at least yung rider mo walang kaso. Okay? Walang nakapending, nakabinbin na kaso. Malay mo, may kaso pala yan. Di affected yung negosyo mo. Okay? So anyway, ladies and gentlemen, once nakapagsubmit na itong rider mo, ang mag-a-approve po is si operator. Take note ha, ang mag-a-approve po ay operator. Alright, so ikaw na operator, mag-a-approve sa iyong rider. Sa paanong paraan? No? Punta ka lang po sa accounts, and then punta ka sa TokTok Rider submenu. I-click mo lang po yun. Ayan, click mo yung view. Pag-click mo ng view, ladies and gentlemen, lalabas na kung i-approve mo siya or hindi. Pero before mo siya ipa-approve, kapatid, kailangan mag-attend muna siya ng training. Papa-attend mo siya ng training before mo siya i-pass or approve. Alright? Now, kung kulang ang kanyang document, pending na. Ganun po yun. So, kapag yan, na-approve mo na, congratulations, at nag-attend na ng training, na-approve mo na, congratulations. Okay? Makaka-receive po siya ng text, congratulatory text. Alright? So, makakabiyahin na siya, lalo na pag meron siyang load. So, paano naman kikita yan? Okay? Kasi ngayon, hindi lang po tayo Luzon, kundi okay, ay, hindi pa lang tayo Metro Manila, kundi Luzon na tayo. No? Munti ko nang mabanggit na tayo ay mag-expand na. Okay? Anyway, ladies and gentlemen, 80% po ang kinikita ni rider sa bawat deliveries na ginagawa niya. 80%. Ito po yan. Di ba, maglo-load siya ng 500 pesos. Ang formula is this. 500 divided by 20 multiplied by 80%. Yun ang rider's income. So, dito po sa example natin, kapag yung kanyang load na 500 na ubus niya sa kakabiyahin niya, makaka-accumulate po siya ng 2,000 pesos. Okay? 2,000 pesos. 2,000 pesos makikita niya? Hindi po. Di ba, may 500 load siya. Okay? May 500 load siya. I-minus po yan. Therefore, ang suma total, 1,500. So, kung yung 1,500 okay na sa rider, uuwi na yan. Pero pag malaki-laki pamilya, aba, babiyahe pa yan. Ama, kung malaki pang ngailangan. So, ganyan po. Pasipagan po dyan. Take note, maghanap po kayo ng matinong rider. Okay? Kasi po, yung mga riders ay, kumbaga, responsibility po yan ng mga operators. So, mga operators, responsibility nyo po yung mga riders po ninyo. Kaya dapat matino at masipag na rider ang kunin po ninyo. Maski ilan lang yan kung matitino at masipag yan, nakukikita pa rin po kayo. Alright? Ayan. Ladies and gentlemen, again, pwede kang kumita dito ng 3%. Okay? Sa pagiging TokTok Online franchisee, na pagka-encode mo, franchisee ka na, share-share lang ng delivery link mo at saka referral code. Or, pwede kang maging TokTok franchise operator na pwede kang kumita ng 7%. Okay? Or maging TokTok rider na pwede kumita ng 80%. Mamili lang po kayo dyan. Or pwede nyo pong gawing lahat yaan. Yan ang kagandahan ng ating negosyo. So ladies and gentlemen, ang sabi nga po ni katotong Alden Richard, may ipapadala ka ba? Ipatok-tok mo na yan. Sabi nga po ni Maine Mendoza, craving for something? Ipatok-tok mo na yan. May documents ka ba ipapadala? Nakaipatok-tok mo na yan. Ladies and gentlemen, ito pong tok-tok ay kumakatok po ngayon sa inyong pintuan. Ito po yung negosyong napapanahon. Ito po yung negosyong number one. At ito po yung negosyong talaga namang mamamayagpag maski wala ng pandemic. Kasi bakit? Eh, kailangan talaga natin ito sa ngayon. Kasi nasanay na tayong nagpapadeliver. Alright? So, ayan po. Ang ating pong tok-tok online orientation ay ginaganap po natin Monday to Saturday every 7 p.m. to be followed by TokTok Operator Technical Training Preview ng 8:30 p.m. Okay? 8:30 p.m. So, mamaya po, mag-entertain po kami ng questions sa 8:30 p.m. po natin na Zoom meeting para sa mga TokTok Operator sa ating Technical Training Preview. Okay? Maraming maraming salamat po. I hope po nakita niyo po yung ganda ng ating negosyo at pagtulong-tulungan po natin ito, kapatid. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, dapat hindi ka maarte kundi madiskarte. Tama ba?
madiskarte ka ngayon. Kasi kung di ka madiskarte ngayon, kapatid, mapag-iwanan ka. Alright? Pag napag-iwanan ka, nako. Kawawa naman family mo. Okay? So, ladies and gentlemen, ayan po ang opportunity ng TokTok. Alright? So, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!